Okay. Ang sabi rito, 2 Timothy chapter 1 verse 7. Sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Amen. Lahat po tayo ay mayroong mga kinatatakutan. Amen. Mayroong mga tao na natatakot sa tubig. O natatakot sa mga matataas na lugar. O may natatakot din sa mga insekto o kung ano-ano hayop. Ako yun. Meron din natatakot na mawalan. Amen. O natatakot sa katapusan. Amen. O katapusan ng buwan. Kailan niya may malibigil pagdating na katapusan. Pero ano ba talaga ang takot? Ayon po sa binasa natin kanina, ito po ay isang espiritu. Espiritu na hindi galing sa Diyos. Amen. Ito ay galing sa kaaway. Amen. Na sinanakawan tayo ng ating pananampalataya. Ating mga kagalakan. Inanaway na ito ang ating mga kagalakan. Amen. Dahil sabi po sa John 10:10, ang magdumating ang magnanakaw upang magnakaw, tumatay at manira. Ginagamit ng kaaway ang espiritu ng takot para tayo inakawan. Para hindi tayo umunlad sa bawat aspeto ng ating sinasabi. So, paano ba natin lalabanan ng takot? O paano tayo uunlad? O paano natin, paano tayo pinipigilan ito sa pag-unlad? Maraming tao ang hindi na nakapaglingkod sa Diyos. Nang dahil hindi nila naabot yung hindi na napaglingkod sa Diyos at hindi na naabot yung calling dahil sila ay natakot. Natakot mo silang magbago. Amen. Na sana'y pastor o pastora na sila. Pero natakot sila paglingkod sa Panginoon. Kasi pag tinanong ka na born again ka ba, ang sagot, trip-tripan lang. Natatakot silang magbasa ng Bible o nahihiya pag may dalang Bible. O pag nagdadamit ng maayos. Kasi baka mapagtawanan tayo ng tao, kakantsawan tayo ng mga tao pag nagdamit tayo ng maayos. So, bakit ba tayo natatakot? Kasi nahihiya tayo. Ang ibig sabihin lang nito, ibig sabihin nito na nahihiya tayo. So, ang sabi po sa Biblia, kapag ikinahiya mo ko, yes, kahihiya rin dito sa Ama na nasa. Amen. Minsan naman may natatakot na tao na hindi nila ma-enjoy ang kanilang buhay. Kasi pagka dating ang sweldo, natatakot silang gumastos kasi pa kulang pa yung pangangailangan nila. Amen. Kulang pa yung pera nila sa pangangailangan nila. Amen. Hindi makabili ng bagong damit. O, hindi makakain